Kakaiba naman ang trip ng tatlong magkakaibigan sa Mandawi City, Cebu. Imbis kasi na magkayayang tumambay, nang hold up sila ng coffee shop. Nasa frontline na balita niyan si John Aroa. Sa kuha ng CCTV noong Martes ng hating gabi, makikita ang isang lalaking nakaputing hoodie na tila nag-aabang sa labas ng isang coffee shop. Maya-maya, pumasok siya at kinuha ang cellphone ng isang customer. Dumating din ang isa pang lalaki at bag naman ng parehong customer ang pinuntirya. Habang dumiretso naman sa counter ang nakaputing suspect at tinutukan ng baril ang kahera. Sa takot, walang nagawa ang babae kundi ibigay ang kita ng coffee shop. Matapos magnakaw, agad umalis ang dalawa. Sa ibang anggulo naman ng CCTV, ilang minuto bago mangyari ang krimen, ay makikitang tatlo pala silang nasa labas, naiwan ang isa bilang lookout. Dahil sa pagnanakaw, napilitang magsara ng coffee shop. Pero sa tulong ng CCTV, nakilala ang mga holdupper. Naaresto ang dalawa sa kanila, kabilang ang nagsilbing lookout na si Cyrus John Ralios at ang nanutok ng baril na si Arvin Benedict Malulot. Nalokit ng mga personnel natin yung bahay ng isa sa mga suspect. So, at maganda rin kasi nakipagtulungan din yung pamilya ng suspect sa atin. Tinutugis pa ng mga otoridad ang ikatlong suspect na kinilalang si Giovanni Lagahit. Base sa investigasyon, magkakaibigan ang tatlo at dati nang nakulong dahil sa pagnanakaw. So, yung suspect, no, according to him, na wala siyang trabaho. So, magbabarkada itong tatlong ito. So, naisipan nila na gumawa ng hold up. Naibalik naman ang sling bag at cellphone ng customer, pero di na nabawi ang 2,000 pisong kita ng coffee shop. Mahaharap sa kasong robbery at illegal possession of firearms ang dalawang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Gretchen Ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.